Hey hey hey, what's up mga ka-uragon? Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo sa mga araw na ito? Sana ligtas kayo ngayon kung saan naman kayo naroon. Magandang gabi o magandang umaga. So dito, magandang hapon na. So hapon na dito. So by the way, welcome back again sa aking YouTube channel. So di ngayon tayo na gano. Meron tayong gagawin ngayon sa ngayong hapon. Ang haling hapon pala. So hapon. Today, mister yung gagawin na portable generator di gasolina. So, ako sa gagawin natin. So, ang problema niya ay wala siyang power. So, gagawin natin. Chichik muna natin sa wiring bago natin pupuntahan dun sa ano. Kasi wala itong ano, diode. So, may ano lang siya, carbon brass. So, paano? Samahin nyo sa aking magsatrabaho. Let's get it on! So, yung kanyang rated watts ay nasa 2,800. Yung kanyang rated watts, 2,800. So, ang gagawin natin dito ay binuksan ko na yung kanyang parts. So, bali, titingnan natin dito sa wiring at yung breaker niya. So, ang ano nito ay lilinisin muna natin kasi medyo madumi, malikabok. So, baka itong breaker natin ay nagluloko na. So, lilinisin muna natin. So, nabuksan ko na siya. Ang gagawin ko ay papandarin ko muna siya. Para matesting natin, kailangan natin ang clamp meter gagamitan natin para malaman natin yung may kurente ba siya o wala. So, kailangan ang ano natin ay nasa AC. So, ibig sabihin ng AC ay alternator current. So, yung DC naman ay direct current. Kung sa ano lang yun, battery. So, sa baterya yun. Pwede naman i-convert to AC to DC. So, nagsimula siya sa ano, sa alternator current. So, papunta sa DC. So, pwede siya i-convert tulad sa sasakyan. So, sasakyan naman ay nas ano yon ang tawag nun ay sa battery, galing sa battery is DC, direct current. So, sa alternator, kasi may alternator din yon, AC to DC. So, yung sa alternator kasi pagkarga ng ano sa ano yon, AC yon, AC hindi siya DC. So, yung sa ano sa battery DC siya. So, sisimulan na natin to para matapos kasi gagamitin din sa site. Ngayon kadadalak, so kagigising ko lang. So tama naman yung oras. So yun yung oras. So tapos papaanda rin natin. So tapos na yan linisin. Wala siyang kurente talaga. So wala tong diode. So ano, titingnan natin sa carbon brush. At pag wala na yung carbon brush, so ubos na, so papalitan natin. At kung mayroon siyang carbon brush, so susuplayan natin siya ng ano, susuplayan natin siya ng tawag nito, supply. So i-excite natin. So, i-excite natin, susupply natin yung carbon brush para magkaroon siya ng kurente. So, paano? Bubuksan ko muna yung part ng alternator. So, yan na nga mga ka-urago, nabuksan ko na yung alternator. So, bali, nandyan yung kanyang carbon brush. So, ang gagawin ko muna ay lilinisin ko. So, ngayon ay yung ano, carbon brush ngayon ay hindi siya gumagana, hindi siya nagkarga. So, ang gagawin ko ay excite ko siya. So, bubuhayin ko, magsusupplyan ko siya ng galing sa battery ng cartridge.
Tapos na ako sa aking pag lilinis. So, ang gagawin ko ay titingnan ko yung carbon brush at kumuha na rin ako ng battery. Yung battery niya ay 12 volts din siya. Lahat na ng battery 12 volts eh. Pag siniris lang magiging 24. So, magiging ano siya. So, yung nagkaiba lang sa amperes. Kasi yung amperes nito ay malaki. So, 80 amperes to. So, 12 volts pero yung amperes niya malaki. So, yung amperes nito ay 6 amperes. So, hindi lang natin siya ibababad. So, i-ano lang natin, i-click lang natin. So, ito na naman yung pusa. Yun. Kung saan-saan naman yung pusa na to. Laging umiikit parang unggoy. Ang kulit talaga kung nasaan ako nung doon. Kahit sa CR sumasama. Yung isa wala nandun sa labas. Ano, tutulungan mo ako? Tutulungan mo naman ako mag-ayos. Nandito ka. Di ka naman nagsikinilas. Ang dumi ng paa mo. Nandiyan ka lagi. So, natyamba na naman natin ang problema. So, salamat na naman sa taas, sa mga kapal. Kasi, binigyan na naman tayo ng panibagong idea. So, yung idea na yun galing sa kanya. So, ako lang gumawa. So, ang ginawa ko ay, yung problema nito ay walang kurente. So, ang ginawa ko ay, kumuha ko ng battery. Yung battery niya ay 80 amperes, pero 12 volts din siya. Lahat ng battery, 12 volts. So, nagkaiba lang sa amperes. Battery, yung battery nito ay 12 volts din, pero yung amperes niya mababa. So, 12 volts. Yung amperes niya ay nasa 80 amperes. So, walang kurente. So, ang ginawa ko, in-excite ko lang yung carbon brush. So, hindi siya, kumbaga, napatay yung ano, carbon brush. Wala siyang supply. So, ano kasi to? So, maliit na generator. Kasi pag maliit na generator, kahit pag walang kurente, dire-diretso lang yung kanyang andar. Hindi tulad nung malalaki, kapangti. So, bumababa yung RPM niya, namamatay kasi wala siyang kurente. So, iba yung maliit saka sa malaki. So, yun. Nagawa ko na, natsambahan ko na naman yung problema. Bawa 12 volts, 24 volts pag niyaano mo, pag sinadinalawang battery, siniris mo 24 volts, nagiging malaki pa nga yan. Depende sa, ano, sa makina ng sasakyan at depende naman sa generator, meron 24 volts. Yung amperes naman yung kanyang supply ng ano, depende naman sa kanyang susuplayan. So, hanggang dito na lang ulit. So, aking YouTube channel. So, salamat ulit. So, okay na to. Aayusin ko na to at ipapadala ko na sa site kasi alas dos pa naman. So, nagawa natin sa awa ng Diyos. Pagawa natin ang madali. So, hanggang dito na lang ulit ang aking YouTube channel. Sana may natutunan at may naisir na naman ako ng na kaunting bagay o kaunti man lang na experience na isir sa inyo sa aking pamamagitan ng aking pagbibidyo. At nandito ako sa loob sa warehouse sa aking kaunting container. So, hanggang dito lang ulit. So, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. So, lagi tayong mag-iingat and God bless all. Sana lagi tayong mag-iingat. So, bye. Thank you.